responsibility nila yung magpaaral ng ano eh. Na anak kasi, anak nila yun eh. Sila yung nagluwas. Hindi naman namin kasalanan na mabuhay ka, na nabuhay kami. Hindi naman namin ginusto na mabuhay kami. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Sa mga visitors po, sa mga baguhan, tuloy po kayo. Welcome po sa Usap-Usap University. Tayo po ay nag-review ng mga debate at magbibigay po ako ng real-time na reaction. First impressions po patungkol sa isang particular na requested video kung saan ang isang estudyante ay nagtatanong from PUP, nagtatanong kay Brother Eli. At para po sa aking background, ako po ay dating university debater sa loob ng 3 taon sa Mindanao State University. Ako din po ay isang debatedor sa ABS-CBN News Channel, ANC, at ako rin ay member ng Toastmasters International, isang international public speaking organization. At syempre, bago ko makalimutan, binabati ko din po pala ang mga subscribers po natin na palagi po pumabalik sa ating mga latest uploads. Maraming pong salamat. So ano pang hinihintay natin? Panoorin natin ito ng sabay-sabay. Wala pong edit, wala pong hinto, wala pong chop-chop. Let's go! Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli at Brother Daniel. Maraming salamat po sa Diyos sa oportunidad na ito. So, sa ngayon ho, nag-aaral ho ako sa PUP at isa din po ako sa mga leader estudyante or parte po ako ng konseho na mag-aaral po ngayon. Kung nabalitaan niyo po yung recently na pangyayari po sa PUP, which is yung nagkaroon ho ng sigalot between ho dun sa school tsaka ho dun sa militar ho sa ngayon, yung PUP-DND Accord, ang nangyari ho sa amin sa konseho, na-red tag ho kami. So, ibig sabihin po ng na-red tag is may allegation po na meron po sa aming parte ho ng NPA. Ngayon ho kasi ang kinakatakot lang ho namin bilang parte nga po ng konseho eh dahil sa na-red tag ho kami andun po nakasalalay ho yung buhay po namin. So andun po yung pagtatanong kung dapat po ba kaming lumaban. Po doon sa red tag allegation po namin or dapat po ba kaming magpasakop kasi yun po yung nababasa ko rin ho sa Biblia. At may pahawal pa po akong tanong kung sakali lang naman ho na maabutan ho ng oras, kasi sa nakalakihan ko po na simbahan po noon is meron pong tinatawag na first fruit at saka tithes. Dapat po bang isinasagawa yun? Alam mo, yung first fruit at saka tithes na yan, mga aral yan doon sa panahon ng Israelita. Sa batas ni Moses yan nakasulat. Alam mo, hindi na dapat yan sa panahong Kristiyano. Ang pagtulong sa gawain ng Diyos, voluntary na, hindi na, wala nang fixed price. Para bang obligasyon mo na nangyayari tuloy, yung ikapo, obligasyon na yung first fruit. Alam mo, sa Biblia, sa pagbabago ng panahon, sa panahon ni Kristo, ang sabi sa ikalawang Korinto 9:7, pakinggan mo ha. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Lahat ng Kristiyano nung unang siglo, hindi napilit. Nagbibigay silang kusa. 8:3 ng ikalawang Korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sariling kalooban, hindi dictated. Gaya nung panahon ni Moses, idinidikta. Ika-10 bahagi, saka lahat ng unang bunga, the first fruit. Batas yan sa panahon ni Moses. Eh ngayon, wala na tayo sa batas ni Moses, nasa batas na tayo ni Kristo. 13:39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Ang kaligtasan ngayon na kay Kristo, wala kay Moses. Sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya, magitan ni Kristo, aariin kang ganap sa lahat ng bagay pag sumasampalataya ka sa lahat ng aral ni Kristo. Na sa mga ito, hindi kayo aariin ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Kaya lang, sa born again, maganda sa kanila yung kautusan ni Moses kasi siguradong pera yun ng pastor, 10%. Hindi naman nila ginagamit yan sa tamang paggamitan eh.
Alam mo yung 10% sa panahon ni Moises, yung pinaghahati-hati yun sa apat na parte. Alam mo ba yun? Tinuro ba sa inyo yun ng mga pastor nyo? Na yung 10% hinahati sa apat na parte. Isang parte para sa mga Levita, no? Isang parte para sa mga taga-ibang lupa, yung mga stranger sa Israel, yung mamahihirap na galing sa ibang mga bansang napadpad sa Israel. Isang parte ron para sa mga ulila at saka sa mga babaeng bao. At ang isang parte ron sinusunog bilang handog na susunugin para sa Diyos. Oh, babasahin ko, ah. Wow. Kaya lang hindi ko nababasahin kasi mayroong mas maganda kang tanong, eh. Tandaan mo, sa susunod na lang, babasahin okay. ko sa iyo. Ang ikapu noon sa Israel, pinaparti sa apat. Apat na parte. Pasensya po kayo kung pinopost ko po ang video. At alam po yan, kung kayo po returning subscriber, you know that this is going to happen. Dahil kinakailangan ko pong sabihin yung akin pong mga opinion. Dahil minsan kapag hindi ko sinabi agad, makakalimutan ko po. Kasi bagong-bagong information po sa akin, yung tithes po pala na ikapu ay nahati sa apat. Bagong-bago po yun, hindi ko po alam yun. Na sinasabi po pala dito na ang so each na 25% or kung kunwari yung 10%, so 2.5, 2.5, 2.5 at saka 2.5 dahil nabahati sa apat para doon sa mga Levitas. Pangalawa naman ay yung mga strangers sa isang bansa. Pangatlo yung mga orphans at saka mga widows. Pang-apat naman is yung sinusunog. Hindi ko alam din yun. Very interesting. Yun pala yun ang parang breakdown. Sa Levita, yung mga pinakaministro nila noon, mga priest and mga nagngangasiwa ng kanilang religious life, isang parte sa kanila. Isang parte sa mga ulila. Isang parte sa mga strangers, yung mga taga-ibang lupa. At ang isa pang parte, sinusunog bilang handog na susunugin sa Diyos. Yung ikapu ng ikapu. Pagkatapos kasing kolektahin yung ikapu, may ikapu pa ng ikapu. Basahin na nga natin. Inevitable na yung basahin, eh. Basahin natin ang 18:20 sa isang bilang. Buko dito'y sasalitain mo sa mga Levita at sasabihin mo sa kanila, pagkuha ninyo sa mga anak ni Israel ng 10th bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ang 10th bahagi ng 10th bahagi. The 10th of the 10%. Kaya yung 10% na yun, babawasan mo ng 10% yun, ihahandog mong handog na itinaas sa Panginoon. Eh, yung lahat ng 10% ngayon napupunta sa pastor at saka sa kapritsyo niya, eh. Kaya nakakabili ng eroplano, nakakabili ng kung ano-ano, namumuhay na mahigit pa sa ibang hari. Oo, totoo ano? Yan. Yan ang wonderful na milagro ng mga born again ngayon, yung magpayaman. Kasi hindi tinuturo yung aral ng Diyos na nasa Biblia sa kanyang kabuuan. Ngayon, iwan muna natin yan. Kabuuan. Anong mo, dapat ka bang pasakop? Kasi na red tag ka mo as... part ng NPA. Wala naman kayong dapat na ikatakot, eh. Nagtataka lang ako sa liberty ng mga estudyante ngayon, eh. Pwede nang magdadaldal, sumigaw, laban sa gobyerno. Masyado na ang liberty ng mga estudyante. Uh-huh. Remember, estudyante kayo. At yung mga institutions of learning na yan, mga gago ang namumuno dyan na lumalaban sa gobyerno. Gago lahat yan. Patawarin niyo ako. Pinsang buo ko naging presidente ng UP. Ah? Ah. Si Emmanuel Soriano. Alam ko ang kalakalan sa UP. Marami diyan ngayong gago. At diyan sa PUP at saka sa iba pang mga lugar. Bakit? Eh masyadong pinalaya kasi. Ba't ka mang hihingi ng accord na hindi kayo pwedeng pasukin? Bakit? Hindi naman martial law. Ba't hindi pwedeng pumasok ang pulis? Kaya naging breeding ground ng mga gagong, mga ano yan, mga NPA na kalaban ng gobyerno. Yung kasaysayan ng NPA na yan. Wala namang ginawang mabuti ang NPA na yan, eh. Tandaan nyo, mga kabataan, may ginawa bang mabuti yan? Mula nung panahon ng unang-unang mga presidente, lagi na lang tutol sa presidente yan, eh. Kasi ang puno niyang mga yan, yung gagong nandoon sa Geneva.
Yung kalbong matanda ro na gagong nagpapasarap doon. Siya ang gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Frustrated lang siya. Kaya lahat ng presidente, tutol siya. Di ba mayroong nagsasabi, mahusay daw na presidente si Marcos. Mahusay daw na presidente si Cory, yung kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Ninoy. Bakit? Eh, anak ni Cory. Ang nagsasabi nun, yung mga kalaban ni Marcos. Mahusay daw na presidente si Presidente Duterte. So di tinatanggap ng sambayan ng Pilipino, may mga mahuhusay na presidente. Ba't hindi tumitigil ng pambubwisit sa gobyerno yung NPA? Kasi para sa kanila, walang mahusay. Kasi yung puno nila, gustong magpresidente, yung bugok na ateistang yun na walang Diyos. Naintindihan nyo ako, mga kabataan? Eh ngayon, itong mga gago rin na namumuno sa mga universidad, gago kayo. Pagka nilalabanan nyo ang gobyerno, gago kayo. Ang dami namang gago. Bakit? Rin. Hindi na kayo Kristiyano, gago pa kayo. Bakit? Kaya nga may gobyerno eh. Isipin mo, kung ako ang presidente ng UP, hindi ba may gobyerno akong hahawakan? I will govern UP. Di ba? Ayaw mo papakialaman ka sa UP. Teka muna. Meron ding gobyernong mas mataas sa'yo. Tama. Ang gobyerno ng Pilipinas. Mag-analyze ka, kapatid na Rona. Ako ang presidente ng UP. Halimbawa, sabihin ko ngayon doon sa pinsan ko, kasi buhay pa yan eh. Pakita mo nga, pinsang buo ko yan eh. Okay, so gusto ko lang mag-react dun sa mga sinabi ni Brother Eli so far. Sinasabi niyo na there's too much liberty, masyado ng sobra, yung pagiging malaya ng ating mga bagong mga estudyante. To be fair, bagamat totoo na ang trabaho nga ng mga estudyante, ang kanilang duty ay dapat na mag-aral ng mabuti. Para sa akin naman, dahil ang university is the last step bago mapunta sa real world ang isang estudyante, para sa akin hindi naman mali na magkaroon ng ganung mga realization sa kanyang buhay. Lalong-lalo na at sila yung nasa next in line na magpapatakbo ng gobyerno dahil ganun talaga ang purpose ng ating different generations. This is based on experience dahil ako ay isang naging professor ng politika sa Mindanao State University sa loob ng halos 3 taon. Kaya this is also based on my experience. So I think this question is something na I could relate to dahil may mga estudyante akong mga naging aktivista, may mga estudyante akong palaban sa gobyerno. Pero in the end, it's the free exercise of liberty and speech, you know, in the university. Emmanuel Soriano, former UP president, 1979 to 1981. Born December 30, 1936. Birthplace, Cebu City. Isa sa pinakamayayaman sa Cebu. Yung pinsang ko. Yung kanyang pamilya. No. Ngayon, ito, nagpresidente sa UP, naging adviser ni President Cory. Actually, siya yung nag-push ng kandida si ni Cory Aquino. Alam mo, kapatid na Ron, ang gusto kong i-point out sa mga kabataan, maintindihan nyo sana, kung sino man ang namumuno sa UP na laban sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno, o sa PUP, nalaban din sa gobyerno. Ba't yun nilalabanan? Eh, hindi ba ikaw? May gobyerno ka rin? Doon sa university mo? Meron kang gobyerno. Ayaw mo nga pakialaman ka eh. Tapos yung gobyernong mas mataas sa'yo, papakialaman kayo? Gusto ba niyang pakialaman niyo siya? Mag-isip kayo kung di kayo gago. Ewan ko kung naintindihan mo ako, kapatid na Josel. Opo, awa ng Diyos, Brad Eli. May pinamamahalaan ka. May gobyerno ka sa university mo. Ayaw mong pinakikialaman ka. Pero may mas mataas na gobyerno sa'yo. Joseph. Eh tapos ikaw ang gusto mo, pakialaman mo yung gobyerno na yon. Ano logic meron po dun sa ganon? Hindi ubra po yun eh. Wala po sa tamang hulog, kumbaga, Brad Eli. Eh dapat, alamin mo, anong posisyon mo, nasaan ka dapat, at sino dapat mong pagpasakupan. Eh dapat ang alamin mo, may gobyerno ang buong Pilipinas. Nasa ilalim ka nun. Bakit mo ipagbabawal na mag-interfere sa gobyerno mo samantalang ikaw ay nasa mababang kalagayan? Tama ba ako, Brad Jotel? Opo, Brad Eli. Tamang-tama po yun. Ano yung mayor? Pag pinakialaman ka ng governor, aba, nasa ibabaw mo yung governor. Nasa ilalim ka ng probinsya niya eh.
Yun namang governor, pag pinakialaman ng presidente ng Pilipinas, pwede. Kaya nga meron tayong Department of Local Government eh. Na ang humahawak eh yung nasa national government. Hindi ba naiintindihan niya ng mga professor na UP? Mga bugok ang hindi makaintindi yan. Okay, okay. Ito ay aking impression lamang at hindi niyo ako kaani, pero sasabihin ko lang yung aking perspektiba bilang isang guro din sa university. So, we have to distinguish kasi between governance. Yung sinasabi kasi dito ni Brother Eli, tama yun. Na kung ikaw isang mas maliit na unit ng gobyerno at merong kalakhan ng gobyerno na nakakover sa'yo, like a national government, so that is understandable na kinakailangan mong pasahap. Tama yun. Tama yung logic na yun. However, this is a university. This is an area for learning. And ganito po kasi, dapat we have to ask also the question, kung madidiktahan ang university ng isang gobyerno which is based on politics, not based on academic and educational na pamamaraan, magkakaroon po kasi ng problema kapag hindi natin binigyan ng independence or autonomy ang isang learning institution. Ang idea kasi ng university is magkaroon ng separate na pag-iisip dahil ito nga ay kinakailangan isang tabi ng politika. Yung national politics, dapat hindi mo pa ipapa-involve. So naintindihan ko actually kung bakit kinakailangan nila ng security, independence, at kinakailangan hindi sila pwedeng diktahan ng national government. Dahil separate entity sila, hindi sila pwedeng maapektuhan ng pagtuturo or impluensya ng isang particular na personalidad. Kaya kinakailangan nilang i-maintain yung independence nila at autonomy. At ang pagkakaroon ng accord para sa kanila, it will give them security at ito ay nagbibigay ng independence sa pagkakaroon ng bukas na talakayan, bukas na pakikipagdiskusyon o pagkakaroon ng bagong ideya, importante yon. Pero syempre, ibang question naman yan yung patungkol sa ano uri ideas ang ating natututunan sa university, which is personally, marami din akong hindi agree. Yung iba ay movements at ideya at mga kilusan na hindi din ako syempre agree. Mga bugok kayo! Hindi kayo marunong ng batas! Sabihin nyo pang mga abogado kayo, mga tonto kayo. Kahit saang universidad. Pag ayaw nyo at nagre-resist kayo, na pakialaman kayo ng gobyerno in whatever manner for the good of the institution, which is state-owned. Hindi mo sarili ang UP. Eka, gago ka. Hindi mo sarili ang UP. Kaya tuloy, ang nangyari, kung hindi makakapasok basta, tatawag mo na, pupunta kami dyan, mag-check kami. Nakatakas na yung mga gagong komunista. No? Kaya nasaan ang mga estudyante? Nasaan na sa bundok? Ikaw ba gusto mong pumaris sa mga ganon? Nagtitiis yung magulang mo para paaraling ka sa pinakamataas na institusyon sa Pilipinas? Nagtitiis na hindi kumakain ng masarap para lang sustentuhan ng pag-aaral mo. Mm. Tapos mami ang kote, mababalitaan na nanay mo nasa bundok ka, babae kang tao, may dala-dala kang Armalite. Mm. Eh di ba gago ka noon, kapatid na Rona? Sabi mo sa akin kung di ka gago noon. Tama ko yan. Opo. Gago ka noon. Alam mo ba kung ano yung gago? Nasa diksyonaryong Pilipino yon. Pakibasa mo nga kung ano yung gago, kapatid na UP Diksyonaryo pa nga yan eh. Mula po sa UP Diksyonaryong Pilipino, pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino, gago kung lalaki. Oh, huwag niyo ako sisisihin, mga taga-UP ha. Kinukuha ko ang definisyon ng gago sa diksyonaryong ginawa niyo. Ano yon? Gaga. Pag babae na mahina ang ulo't walang talino, gago kung lalaki. Kaya ang presidente ng UP na lumalaban sa gobyerno, ayaw ng gobyerno. Gusto niya siya nagsosolo para kang independent republic. Gago kayong lahat. Ayon sa inyo. Eh mahina ulo niyo eh. Okay, gusto ko lang sabihin, gusto ko lang i-mention to. Dahil isa to sa mga main talaga ng mga kumbaga complaints about kay Brother Eli. Nagmumura si Brother Eli. Ako personally, hindi ko type yung style na yon dahil kinakailangan PG. Okay, para sa akin, ang pagko-communicate in as much as kinakailangan natin maging honest, kinakailangan din natin PG. However, ito kasi isang reality. Pinapakita yung pagiging tao ng isang tao kapag siya ay nagiging honest sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. At para sa akin, yung mga ganitong mga salita na pwede maging offensive sa iba, para sa akin ito ay pagpapahayag lamang ng damdamin at emosyon. At nakikita mo kasi yung passion ng tao. In fact, meron ng pagsasaliksik niyan at to be honest with you, it's something that I have learned really deeply from. Meron ng pagsasaliksik dito patungkol sa mga tao na mas madaling magmura
o at least magsalita ng mga viewed as offensive words kumpara sa hindi. Sila ay kadalasang in touch sa kung ano yung kanilang nararamdaman at honest sila sa kanilang mga feelings. Kaya naintindihan ko kung bakit si Brother Eli is very passionate sa kanyang mga pananalita. Tama ba yon, kapatid na Josel? Opo, Brother Eli, yun po ang tamang terminology doon, tamang tawag doon. Kasi description po nung ginagawa nila. Mm-hmm. Kasi kung tama naman ang isip mo at hindi ka gago, magpapasakop ka. Mm-hmm. Meron kang dapat na alam na kapangyarihang nakakasakop sa'yo. Hindi mo naman sarili lang ang buong Pilipinas. Meron kang pamahalaan, maaari, oh, pero local. Merong mas mataas sa'yo. Kumbaga nga yung pinakita niyo po kanina, merong mayor, may governor. Bay, hindi po pwedeng sasabihin mo, mayor ka, hindi ka papakialaman. Hindi ganun. Hindi po ganun ang logic niyang pamahalaan eh, kahit saan. Kahit naman po saan, eh, hindi lang sa Pilipinas, Brother Eli. Eh, ayaw mo pinakikialaman ka. Tapos ikaw naman, nakikialaman ka naman doon sa higher authorities. Ayaw mo naman sila na hindi ganun po ang ano. Ibigyan kita ng food for thought, Brother Josel. Opo. Ang gobyerno komunista ng China. Mm-hmm. Tama? Mm-hmm. Opo. Eh tinan mo, lahat ng tututol sa Hong Kong kinukulong. Kasi nasa ilalim daw nila ang Hong Kong. Lahat ng tutol sa Taiwan kukulungin. Ite-threaten. Ganyan ang gobyerno komunista. Eh sa atin naman, di naman ginaganyan eh. Demokrasya tayo eh. Papasok lang ang pulis, ayaw mo? Eh meron na ngang ebidensya, may delito na. Naging breeding ground ang UP ng mga NPA. Meron recruiting agency dyan sa, para lasunin ang kaisipan ng kabataan. Para palabanin sa gobyerno. Biro mo, sasabihin, oh, pagtatanggol natin, makabayan tayo. Ano makabayan? Ba't pinapatay niyo yung sundalo? May daladalang relief goods para sa COVID-19. Papatayin niyo kung di kayong mga ulol. Mga ululitong mga ito. Biro mo sundalo, kapwa mo Pilipino, sasabihin mo makabayan ka, hindi ka naman inaano. Hindi bali pa siguro. Kung halimbawa nilusob kayo ng sundalo, okay lang sa akin eh. Maramdaman nyo yung magalit kayo. Pero hindi, magdi-distribute ng COVID. Ano ka ba, Bra Joseph? Magdi-distribute ng relief para sa COVID na naka-lockdown. Papatayin nyo, sundalo, may asawa rin yon, may anak din yon, Pilipino rin yon. Pag pinatay mo isang sundalo, may nanay na mang-iiyak, no? Pag pinatay mo isang sundalo, may asawang iiyak, may mga anak na iiyak, may kamag-anak na iiyak. Ha? Tinan mo ito. Basahin mo sandali ito, Brad Josel, ikaw na bumasa. Opo. NPA attack on troops securing COVID-19 aid distribution kills 2 soldiers. O kadimonyohan ninyo, mga walang hiya kayo. Tarantado itong mga ito. Gago talaga itong mga ito. So meron po kasing structure ang isang logical na sagot para po sa mga hindi po nakakaalam. So meron tayong tinatawag na overarching na premise mo. Ano ba yung gusto mong sabihin? Ano yung pinupunto mo? Whether you agree or you disagree. Pagkatapos niyan, meron kang mga substantiation, so meron kang mga isang angulo o perspektiba sa particular na argumento mo. So, ang nangyari, di ba, yes or no, and then meron kang mga reasons. Yun yung mga reasons mo, yung mga perspectives mo. So, 1, 2, 3, kunwari. At, para ma-substantiate mo yan, mabigyan mo ng pruweba, kinakailangan mo magkaroon ng mga credible, as it's either an expert opinion, it's either written information or literature, or journals, so, or itong sa kay Brother Eli, ang kanyang ginamit ay isang news article. So, ganun yun. So, meron kang overall na pagtindig. Substantiated yan. Meron kang 1, 2, or 3, for example, ng mga perspectives in supporting your major claim. At yung mga perspectives na yun na 1, 2, 3, under nun, meron namang mga halimbawa or ebidensya. So, ito yung ginagawa natin para mas madaling maintindihan yung ating pinupunto at pwede tayong makapag-convince or persuade ng isang tao sa ating speeches. Di-distribute na nga lang sa nagugutom na dahil sa COVID eh. Papatayin nyo pa. Yan ba ngayon ang ipagtatanggol yung prinsipyo? Si Joma season? Yun. Ay, nako, eh, talagang ako masasabi ko ngayon, na total, siguro, panahon na para kumibu eh. Itong ginawa ni Cory Aquino, pinagre-release yung mga ano na yan, mga komunista na yan. Nako, napakalaking pagkakamali niyan. Huwag kayong magagalit sa akin, di ako namumulitik ah.
Sukat na palayain niyan yung matison na yan. Dapat yan binitay eh. Marami ng krimeng ginawa sa sosyedad Pilipino yan eh. Sadali, brother. Dapat yan binitay eh. Sadali, brother. Oh, sinabi niyo pong dapat ibitay. Remind lang kita, Brother Eli, ha? Ikaw, hindi ka pabor sa death penalty. Nakalimutan ako talaga, Brother Eli. So, meron po tayong previous po na reaction video na kung saan si Brother Eli hindi po sang-ayon sa death penalty. So, yan po ang mga two episodes back sa ating Usap-Usap University channel. Nalayaban naman eh. Oh. Eh, ano ngayon na napala natin? Di lumakas pa ang NPA. Ayan, nagre-recruit sa UP. May mga hindi mo naman maitatanggi, may mga estudyante na UP, napapagbabasa ko eh. No. Na recruited ng NPA sa UP. Mm-hmm. Eh di ang UP ay maliwanag naging breeding ground ng NPA recruits. Ang pinasok nila yung pinakamataas na institution of learning sa Pilipinas. Mm-hmm. Bakit? Once upon a time, nandyan ako sa UP eh. Diyan ako nakakita ng outer space eh sa UP. When I won a competitive test among all Quezon City students, ako po ay nagkaroon kami ng standardized test sa lahat ng estudyante ng Quezon City. Andun ako sa Ramon Magsaysay High School. Akong representative ng aming school. Awa ng Panginoon naman noong panahon na yon nang magibigay ang standardized test. Eh ako ang nanalo among all Quezon City students. Bagay, ngayon ko lang naman nasabi yun eh. Hindi naman yun pagyayabang. Kasi kilala ko mga estudyante sa UP. Once upon a time, nag-test kami dyan eh. Noong mga panahon na hindi ganyan kagrabe ang UP na ang pangasiwaan ng UP parang independent republic. Marami ng cha-cha-cha-cha-cha boreche sa kontra sa gobyerno. Yung accord na yan, kagaguhan niya kung sino man ang gumawa niyan. Para daw to protect democracy. Kalokohan. Masyado na nga ang democracy nyo ngayon eh. Inaabuso nyo na eh. Masyado na. Parang yung democracy sa Amerika. Sabi ko, gago na itong democracy na ito. Mm-hmm. Kagaya niyang CNN na yan. Mm-hmm. Ako po, tinamaan kayo ng magaling. Wala na kayong sinabing mabuti ah. Kay Trump eh. Wala na. Lahat ng balita. At si Trump ang pinakamaligned president of the U.S. Naawa ako doon sa matanda. Pobreng matanda. Wala namang intention yun na siguro mag-knockout dahil mayaman naman yun. Pero lahat ng news laban kay Trump ay sympathize with President Trump because of the too much democracy. Imagine just a newscaster. Mm-hmm. A newscaster only. Why I say only? That's why I'm implanting that to the brains of the thinking of Brother Daniel. He is a newscaster. Not just an ordinary newscaster. He was a newscaster in all the largest networks in the Philippines. Sinasabi ko, when you give what is that, Brother Joseph? Pagkakausap mo yung mga nasa gobyerno? Mm-hmm. Mga interviews po, Brother Eli. When you interview government officials, always use the word sir, sir. Mm-hmm. Show them respect. Do not like that. Do not be like that of Don Lemon or Lennon or what is that? What is that black man in CNN who speaks to a president like as if he is in equal level to the president? Shame on you. Di kayo marunong kumilala ng authority. Nasa Bible yan, kapatid na Rona. 13:1 ng Roma. Nice. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Ayan. Meron kang matataas na kapangyarihan. Kung may kapangyarihan ka man, may mas mataas pa sa iyo. Pasakop ka ron.
Kalooban ng Diyos yun. Merong hierarchy of power eh, in the universe. Eh. Pasakop ka. Oh, kapatid na Rona, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Oh, edi pasakop ka sa mataas na kapangyarihan. Ikaw na nagsabi kanina eh. Nababasa mo sa Biblia eh. Pasasakop tayo sa mataas na kapangyarihan. Pasakop ka. Eh, kaya nga ako, hinuhuli ako eh. Nung mga pulis eh. Nagpapasakop ako, nagpapahuli ko. Kinulong ako sa kalumpit eh. Hindi naman ako dapat ikulong. Kinulong ako, nagpapasakop ako. Doon sa San Fernando, Pampanga, kinulong ako. Dahil sa, hindi naman katakatakang makulong. Nakasulat naman talaga sa Biblia yun eh. Ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako. Naku, dinalaw ako ng mga kapatid sa Pampanga. Umaapaw yung kulungan, hindi nila maisara. Nung araw na ako'y hahatulan na dahil ako raw ay estapador. Eh mabuti naman, napatunayan sa Court of Appeals na katarantaduhan yung kaso na yon. Kagaguhan yung kaso na yon. Nagdesisyon ng Court of Appeals na ako'y pawalan sala dahil di totoong meron akong inistapa. Pero gusto kong malaman sa mga members mo, sa mga nakakaalam. So ano nga ba yung totoong story? Kasi alam ko na si Brother Eli ay sa later stages ng kanyang buhay ay napunta ng Brazil. Siyempre nang patuloy ng kanyang ministry. So I'm curious, bakit ganun? Kasi may mga naririnig ako na sinasabi na yun nga, bilang pag-iwas daw sa kanyang parang kaso dito sa Pilipinas. Baka pwede niyo po akong ma-enlighten, no? Kasi hindi ko po alam yung mga bagay na ito. Kasi po, yun, parte kasi ng sinasabi ni Brother Eli patungkol sa siya na kinulong dati. So gusto kong malaman yung what's the real score? Kasi hindi siya namatay sa Pilipinas, siya inamatay sa Brazil. Eh, pero nung ako ikukulong, nagpapasakop ako. Pinatayo ako. Kinulan ako retrato. Pinagpiano ako ron. Papasakop ako. Eh, andain kapatid doon. Kung gusto kong magwala, makakapagwala ako ron. Eh, okay lang. Okay, napasakop kayo sa matataas na kapangyarihan. Ayun. Kaya nagpapasakop ako hanggang pagpunta ko rito sa Brazil. Nagpasakop ako eh. Nagpaalam ako sa korte. May mga kasong ipinailang iglesia ni Manalo. Okay. Eh, magpaalam ako sa korte. Sabi nung abogad, paalam ako. Ginrant naman kami ng korte na pwede ako lumabas ng bansa. Tapos itong gagong mga alagad ng iglesyang na iglesia ng kadiliman. Si Soriano Eka, tumakas. Ano tumakas? Nagpaalam nga. Meron ba naman tumatakas ng papaalam? Ek-ek. Abra Josel. Kaya nga po, Brother Eli, may court records po tayo niya. Nagpaalam kayo eh. Kaya nung hinihiling nila na i-declare kayo refugee, tinanggihan po ng korte ilang beses eh. Kasi hindi naman totoo. Dahil nagpapasakop nga po kayo, hindi naman kayo rebelde na kagaya ng ginagawa nitong mga wala nang ginawa kundi lumaban sa lahat ng ano, na lahat ng presidente, ang pamahalaan, walang matino. Siya lang ang matino. Nako, alam na alam mo ang vision niya, kaya lang frustrated na po talaga. Ang dami na pong dumaang administrasyon. Ganyan lang po yan, obvious. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag kayong boboto dyan sa makabayan na yan, bayan mo na kung ano-ano. Hindi totoo, bayan ang pinagmamalasakit niyang mga yan. Naku, ayan na kayo. Kilala ko kayo lahat. Hindi totoo prinsipyo niyo. Kung may prinsipyo kayo ng hustisya, hindi niyo papatayin ang gagawa ng mabuti sa kapwa. Magdi-distribute ng pagkain. Hindi nyo papatayin. Kung may prinsipyo kayo, eh, patunayan mo sa akin may prinsipyo kayo, I will be on your side. Okay. May mga iilan dito na parang mga assumptions, no, si Brother Eli. Ang assumption niya kasi dito is, at hindi ko sinasabing automatically mali, na hindi nagpapasakop mga universities katulad ng UP. At sinasabi niya dahil yung mga namumuno dito ay mga NPA, mga komunista. I think we have to separate that. Pwede natin kasing i-separate, no, sa pag-a-analyze. Pwede kasi nating sabihin na iba yung pag-treat natin sa mga NPA, sa mga komunista. Kasi hindi lang naman yun ang mga ideya o mga movements na nirepresenta ng isang university o ang mga ideya o mga gustong adikain. No? Hindi lang naman about sa armadong pakikibaka laban sa gobyerno. So I think pwede rin kasi nating sabihin na hindi ganun eh. Not necessarily that. And that's exactly the meaning of why these universities try to protect themselves. Kasi nga, kinakailangan nilang hindi ma-impluensyahan ng anong outside na agenda or politika
ng gobyerno dahil hindi naman sila governance, sila ay aspekto ng ating sosyedad na patungkol sa pag-educate ng mga henerasyon. Pa talaga may prinsipyo eh. May principles to follow in life. And one of that principle is that if you are a president of UP, what you want among UP students and faculties may happen and must happen because you are the president of UP. But remember that even if you are the president of UP, there is another president higher than you. Ek-ek. Tapos ngayon, papapasukin yung polis, tututulan mo yung presidente. Ek-ek ha. Kahit yung pinsan ko gumawa niya, sasabihin ko sa kanya, pinsan, ek-ek ka. Hindi ka Suriano. Pag ginawa mo yan, ba't ka tututul na papasok ang polis, ang militar, papasok. Hindi naman mananakot. No? Para deterrent lang sa breeding ground ng ang UP, the most prestigious university in the Philippines and one of the most prestigious in Asia, maging breeding ground ng mga rebelde, ng mga walang Diyos, ng mga pumapatay ng walang ng kapwa ng walang dahilan. Mga ek-ek. Napala mo kasi nagtanong ka eh. Kapatid na Ron eh, bahala ka. Kung masasaktan ka, bahala ka. Pero ang masasabi ko sa'yo, yung sinasabi ng Diyos sa Biblia, pasakop tayo. Huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Ibigin natin ang ating kaaway. Huwag mong papatayin yung sundalo kahit kaaway mo pa eh. Pinapaibig eh. Hindi ka naman papatayin ng sundalo kundi ka gagawa ng masama. Basa, Roma, 13 rin, versikulo 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Oh, ang mga pinuno, hindi naman sa gawang mabuti kilabot yan eh. Sa gawang masama, kung gumagawa ka ng masama, eh doon lang na aaksyon. Pero sa atin naman, hindi naman papatay ang mga yan, ang ano, yung mga pinuno. Maaari, ordinaryong polis magkamali na gagawa ng hindi tama. Pero yung mga pinuno na, yung mga presidente na, yung mga nasa matataas ng katungkulan, hindi naman yan kilabot sa gawang mabuti. Masama ang nilalabanan yan. Kaya ang sabi sa Biblia, ibig mo bagang mawalan ng takot sa mga kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. Yun ang assessment na dapat natin gawin. Hindi naman kilabot sa gawang mabuti ang gobyerno natin eh. Ang gobyerno nga natin gumagawa ng mabuti sa mamamayan eh. Hindi natin maiaalis, may corrupt. Pero ang general purpose ng government is to take care or preserve the peace and justice in all parts of the land of the Philippines. Hindi ba yun naman ang ginagawa? Kaya nga may pulis eh. Kaya nga mayroong mga sundalo eh para ipagtanggol tayo pag may mang aapi sa atin. May pulis para humuli ng mga magnanakaw at saka mga kriminal. Tapos ngayon papatayin mo yung pulis. Ek-ek masyado itong mga tarantadong ito. Papatayin mo sundalo. May pamilya din yan, tao rin yan kagaya mo. May nagmamahal din dyan. Papatayin mo. Walang hiya itong mga ito. Dapat lang. Kasi kawalan ng pagkakilala sa Diyos yan eh. Kung kumikilala tayo sa Diyos, dapat marunong tayong magpasakop sa mga nakakataas sa atin. Hindi naman sa disiplina militar lang. Kundi sa lohika at pati rin sa Biblia, sinasabi yon may mas mataas na kapangyarihan sa'yo. So kailangan, kung nakakataas siya sa'yo, eh, sumunod ka. Open the gates. Ah, hindi pwede. May accord tayo. Ay, nako. Okay na po ba? Actually, na-satisfy po ako din sa lahat po ng diniscuss nyo. Kasi sa akin lang naman po is that para more of clarification lang din po nung sa decision. Kasi more of the neutral. Ito masasabi ko sa'yo, hindi kita mapalampas kapatid na Rona. Huwag kang sumama dun sa mga rebelde. Huwag. Just live a peaceful life. Kahit itag ka pa ng itag na ikaw ay kasama ng NPA, wala ka namang ginagawang masama. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo yung si yung recipient ng Nobel Prize Award. Sino yung estudyante na yun? Si Malala? Malala? Ano siya eh? Sikat siya. Kalimutan ko pangalan. Si Malala siguro yan. Hindi naman rebelde yun eh. Mm-hmm.
sino ba ito? Taga Pakistan. Babae. Mm-hmm. Radyosel. Yeah. Taga Pakistan. Nepal ba yun o kung saan ba yun? Uh-huh. Anybody can come to rescue? Ayan, ayan, ayan. Yung babae na yan. Ano pangalan yan? Si Malala. Oh, si Malala. Mm. Hindi naman rebelde yan eh. Oh. Mm. Inapi nga yan eh. Eh pero para humawak ka ng armas. Babae ka, humawak ka ng armas. Walang ya kayo. Tapos tututol kayo sa gobyerno, hawak kayong armas. Huwag kayong tumutol. Do not be rebels. There are always higher authorities. At, sure. Kung halimbawa, natatag ka, mapapagkamala ka. Wala namang ebidensya kung di ka naman talaga kasama nila. Be in peace, kapatid Narona. I agree. Alam ko, ibig mong sabihin, huwag kang madala ng crowd emotion. Alam mo, yung crowd emotion, totoo yan eh. Mm. Minsan, yung crowd emotion, nadadala yung iba. Eh ako, hindi ako papadala sa crowd emotion. Ako ano, meron akong sarili kong prinsipyo. Kinukuha ko sa Biblia, bawal yan sa Biblia, yung magre-rebelde ka sa gobyerno. Sabi nga, pasakop ka sa matataas na kapangyarihan. At inulit pa yan ng iba pang apostol, si San Pedro. Sabi ni Pedro, 2:13 ng unang Pedro, basa. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Pasakop kayo sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging hari o presidente ng mga matataasan tungkulin. Pasakop kayo, alang-alang kay Kristo. Kaya itong tutol ng tutol na ito, walang Kristo itong mga ito eh. Walang Panginoon sa buhay yan eh. Sila ang gusto nilang maging Panginoon. Pero kung ikaw kumikilala sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Diyos, susunod ka, may mas mataas na kapangyarihan sa'yo. Kung sabihin, ikaw ay presidente ng UP, para ka nang may sariling republika, presidente ka ng PUP o presidente ka ng UST, ka na. Ikaw okay. Na ang pinakamataas sa lahat. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung perspective ni Brother Eli pero hindi ako sang-ayon sa kanyang analogy na kapareho ng isa universidad ang local government. At pangalawang punto pa, hindi naman kasi porke na humingi ka ng accord sa gobyerno katulad ng ginawa ng UP ay hindi ka na nagpapasakop. So merong generalization dito si Brother Eli, nagpapasakop din ako personally. Hindi lang ako sa Pilipinas nagbabayad ng tax, pati sa Amerika nagbabayad din ako. So, isang parte lang yun, no? Pagbayad ng buwis, pagsunod sa mga kinaukulan, at syempre, pagiging mabuting citizen ng bansang ito. So, I totally agree with Brother Ellie na maging peaceful tayo sa buhay natin. Hindi maganda na palagi tayong rally ng rally kasi para bagang wala na tayong nakikitang mabuti sa ginagawa ng mga tao o ng gobyerno sa atin. Tipa, may mas mataas pa sa yung presidente. Oh, tama ba yun, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, meron pong bahagdan ng kapangyarihan na nakakasakop at may kanya-kanya pong mga palatuntunan na sinusunod. Kaya kung saan po may palatuntunan nakakasakop, ay dapat po na magpapasakop kung ano yung nakapaloob doon sa mga palatuntunan po na yon. Kasi meron naman pong mga batas na nagsasabi kung ano ang mga limitasyon, ano ang mga pwede, ano ang mga hindi pwede. At hanggang saan ang dapat na nasasakupan ng isang kagaya po ng mayor, anong nasasakupan niya at saan siya pwedeng pakialaman at saan siya hindi pwedeng pakialaman. Ganon din po yung mas mataas pa sa governor. Ibig lang pong sabihin ay may hierarchy po, kapatid na Eli, na dapat nakilalanin. Sa ngayon din dun sa kung batas ng taong pinag-uusapan, batas ng taong umiiral sa panahon na ito po ay pinatutupad. Ganon din naman po, parang tinuturo niyo po sa amin sa batas ng Panginoong Hesukristo, kung alin yung utos ng Panginoong Hesukristo na dapat pagpasakupan, yun ang pagpapasakupan natin. At hindi na nga po yung batas na lumipas na dahil meron namang ibang set of laws na dapat na makasakop noong unang panahon kagaya ng panahon ni Moises. Ibig lang pong sabihin sa pinapaliwanag nga po ninyo, merong bahagdan ng kapangyarihan. And it stands to reason, kapatid na Eli, na pagka nga po sinasabi nyo kanina na kung ikaw ayaw mong ikaw ay pakialaman, ikaw ay meron kang pinamumunuan, pero nakikialam ka naman doon sa namumuno na supposed to be ay namumunong nasasakop ka rin.
eh bakit ganon? Parang walang tamang dahilan para gusto mo ayaw o gusto mo lang ikaw ang nakikialam, ayaw mo naman na ikaw ay pinakikialaman. Pag ikaw ang makikialam, okay lang. Pag ikaw ang pinakialaman, ayaw mong mapakialaman ka. So dapat lang po siguro talaga na tinitignan kung ano ang limitasyon ng atin pong mga kalayaan, ano yung limitasyon ng pwede natin gawin at hindi natin pwedeng gawin. Pero ang inyo pong tinuturo naman sa amin palagi ay kung ano yung limitasyon na itinuturo ng salita ng Diyos at kung ano yung pagpapasakop na dapat na gawin ayon po doon sa katwiran at aral ng Diyos, kapatid na Eli. Eh, alam mo, na sumasama ang loob ko pagka binadaan ko sa analysis eh. Presidente ka ng isang universidad. Ikaw ang nasa, nakakasakop sa universidad na kung saan ka presidente. Presidente naman ang Pilipinas si Presidente Duterte. No? Nasa ilalim niya ang lahat ng sekretary. Kagaya ng Secretary of National Defense. Tama? Tama. Ano sa kanyang cabinet? Pwede ka bang pakialaman ng Secretary of National Defense acting in the capacity of the President of the Philippines? Eh, presidente ka lang naman ng universidad eh. Tapos ngayon, tututul ka na. Mali eh. Kung ikaw sa pagpipresidente mo sa UP, walang nakikialam sa'yo, ikaw nga nasusunod eh. Kaya nga akala mo, feeling mo, okay, napakataas mo na eh. Ikaw, walang tumututul sa'yo sa UP eh. Ikaw ang presidente eh. Ano ngayon ang ibig ko sabihin? Eh, ba't ba tinututulan mo itong presidente mas mataas sa'yo? Asan ang logic? Oh, mga taga-UP, di ba tatalino nyo? Di ba nasa UP ang kung masasabi nating the finest and the most intellectuals in the Philippines? Nasa UP? Di ka naman basta makakapasok dyan sa UP eh. Tama ba ako doon, Brother Daniel? Opo, kapatid na Eli. Meron pong mga examinations at may mga requirements na kailangan mo pong i-fulfill, kapatid na Eli, at pasahan sa mga pagsusulit, kapatid na Eli. No, kasi alam ko, kasi pamangking kong isa, pinsan ni Daniel, eh, graduate na UP yun. Eh, kaya alam ko, nandiyan sa UP ang pinakamabubuting estudyante, pinakamatatalino. Kaya lang, nakakalungkot, yung pinakamatatalino, ang kinukuha nitong mga walang Diyos, mga komunista. Eh, mag-aral na lang kayo sa kasaysayan ng komunismo, ng China. Kaya bakit maraming defect, nagde-defect sa North Korea? Ba't maraming nagde-defect? Ba't maraming nahahapis? Ba't ngayon sa Hong Kong eh, daan-daan libo ang gusto lumaya sa Hong Kong? Kasi mapanggipit yung gobyernong komunista. Hindi makatarungan yan. Eh sa gobyernong demokrasya, meron tayong kanya-kanyang rights to respect. Merong mga human rights. Eh presidente ka ng isang institusyon. Tapos ngayon eh, ikaw ang nasusunod. Kaya feeling mo, powerful ka. Eh ngayon, makikialam sa'yo ang isang presidente na mas mataas sa'yo. Eh presidente rin siya. Tutul ka. Eh ikaw nga, ayaw mo ang pakialaman eh. Tapos itong presidente, papakialaman mo, tinututulan mo. Okay. Ang tanong kasi dito is, ano ang pinoprotektahan ng isang university kung bakit ayaw nila na paminsan-minsan, o katulad ng sitwasyon na to, yung magkaroon nga ng easy access yung mga pulis at mga sundalo, bakit kinakailangan nila magkaroon ng ganung policy or agreement? Dahil meron nga silang pinoprotektahan na autonomy or independence sa nature ng pagiging isang university. Pwede kasing maapektuhan ng agenda ng kapangyarihan ng national government ang isang universidad, at kinakailangan protektahan ito ng universidad dahil ayaw natin na magipit tayo yung ating mga estudyante. So palagay ko, yun pong ibig sabihin ng kung bakit nagkaroon sila ng accord. That is without saying na agree ako na dapat gawing breeding ground ng mga kriminal ang UP at iba pang mga state universities. Dahil lang galing din po ako sa state university, idadagdag ko na lang yung sinabi ni Brother Eli patungkol nga sa China na ito ay isang komunistang bansa. Totoo yun, I totally agree. But ang question is, pwede ba na ang kasalukuyang namamahala sa isang national government ay magkaroon ng tendency ng isang komunistang bansa o isang authoritarian state?
So that's exactly the point. Kinakailangan protektahan ng bagong henerasyon. 'Yan ang ginagawa ng state university. Dahil mga bata ay may mga ideas na kinakailangan mag-flourish sa isang free, sa isang safe zone. So palagi ko 'yun ang naging motivation for these agreements with UP and national government. 'Yun ang aking view bilang naging isang professor ng politika sa Mindanao State University. May logic ba, Brad Yosel? Opo, Brad Eli. Bias kasi yung gusto nyo lumangyari eh. Yung kanila, sa kanila, ganun lang. Bias para sa sarili. Pero dapat kung nag-i-implement sila ng same rule ng pagiging presidente, pasakop ka eh. Kasi may presidenteng nakakasakop sa'yo. Nasa Pilipinas ka eh. Hindi mo naman solong-solong ano, kapangyarihan sa buong bansa. Hindi naman po ganun. May kapangyarihan ka, oo. May nasasakupan ka, oo. Pero may nakakasakop sa'yo. Dapat po alam mo nangyari. Hindi mo nangyari sa mga estudyante. Nag-rebelde na rin. Nagsususunog. Pinagsususunog sa UP. Kung di ba naman ang pagka-presidente ninyo'y kagaguhan. Sinunog yung mga upuan sa PUP. Pagkakilala nyo sa inyong kapangyarihan ay kagaguhan, ba't yung pinagpupunuan ninyo ay nagiging kalaban ng gobyerno? Susunugin ang properties ng gobyerno. Eh nagbabayad kami ng tax eh. That's a very good point of Brother Eli. Na para baga, tayo na nga ang nagbabayad ng ating buwis para magkaroon tayo ng mga bagong henerasyon na mahuhusay, matatalino, sila'y mapapalakad ng ating bansa sa hinaharap. Tapos, ganito ang nangyayari. May expression nga tayo, di ba, na do not bite the arm that feeds you. Parang ganun. So, yun ang nangyayari dito. And I totally agree with this perspective ni Brother Eli. At marami sa tax namin na pupunta sa UP eh. Pansweldo sa inyo. Tama, Brother Jose? Totoo yan. Tama po, Brad Eli. Baka yung ibinabayad kong tax sa gobyerno ng Pilipinas at saka ni kapatid na Daniel eh, sobra nang ipansweldo dyan sa mga opisyal dyan eh. Eh tapos ngayon eh, ang mga bata, ang kabataan, gagawin nyo, taga-sunog, taga-sigaw, mga rebelding kabataan, you are breeding rebellious generations. Kaya hindi ako kumporme diyan. Mga kabataan, mag-isip kayo. Kaya kayo pinaaral ng magulang ninyo, hindi para lumaban sa gobyerno. Pinaaral kayo para kayo'y maging mabubuting mamamayan, hindi para mamundok at maghawak ng Armalite. Pag-isipan niyo 'yan, mga kabataan. Sana liwanagan ng Panginoon ang inyong mga kaisipan. Kapatid na Rona, salamat ha. Salamat din no po. No hard feelings, ha? Pwede po mo shout out? Mag-shout sige, out po. Sige, shout out mo. Sige po, maraming salamat po sa naging avenue po para makarating po ko dito, yung Bread Society po. Maraming salamat po kay Kuya Sai, maraming salamat din po sa CEO, kay Kuya Clyde po, kay Kuya Ned, saka kay Kuya Dwin po. Yun po. Baka may nakalimutan ka. Hello, shoutout din sa magulang ko po. Tsaka sa mga kaskwela ko, guys. Hello, sa mga nanonood dyan. Sabi ko na sa'yo, nakalimutan ka. Huwag mong kakalimutan magulang mo. Unang-una sa lahat yun. Ha? Pangalawa sa Diyos. Ha? Sige, salamat kapatid na Rona. Maging ano ka, ha? Maging law-abiding citizen ka. Tandaan mo, hanggang ngayon, 74 years old na ako, kabisado ko pa yon. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang tinubuan. So, tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kilukup ko pa tinutulungan upang maging malakas, maligay at kapakipakinabang. Dahil dito, susundin ko ang tuntunin, ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang Pilipino. Mamamayang ka Pilipino eh. Hindi ka naman mamamayang komunista. Mamamayang Pilipino. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayan, ng isang mamamayang makabayan, masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan, walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging tunay na Pilipino, hindi komunista. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Sabayan niyo ba yan? Eh, ang mga kabataan ngayon, iba na. Baguhin nyo na itong panatang makababoy. Gawin nyo na panatang makababoy. Hindi na panatang makabayan. Pag makabayan ka, you will respect your own nation and the government of your nation.
You will respect the flag and the authority under that flag. Mm-hmm. Pero para si estudyante ka pa lang, di ka pa nga tapos, di ka pa nga marunong mag-English eh. Tapos ngayon eh, sisigaw-sigaw ka na dyan, nagdididi pa kang, meron kang hawak-hawak na ano, na Armalite. Naku po, natuto ka ba niyan? Sino nagturo sa'yo ng ganyan? Gago, nagturo sa'yo niyan. Di ka natuto niyan. Di ka marunong pasakop sa mga kapangyarihan. Kapatid na Rona, no offense, hindi ikaw ang sinasabi ko. Thank you, iwan na muna kita. Meron pa ba tayong, wala na pala tayong oras, ano? Kapatid na Joseph, tatawag pa sana ako ng isang magtatanong. Inubos mo oras ko, kapatid na Rona. Ikaw may kasalanan, humingi ka ng tawad dun sa mga susunod. Alam nyo, mga kababayan. Ah, sige, kapatid na Rona. Sige, total, naubos na rin lang. Ano pa gagawin natin? Naubos na, iubusin mo na. Pasensya ko sa mga hindi po nakapanood po kala Sister Rosalie po, kala Sister Gloria po dito. Si na Brother Randy, tapos si Sister Jolie din po, tsaka sa mga iba pa po. Pasensya na. Alam nyo kasi, mga kababayan, ano, hindi ko, parang anong ang kalooban ko kasi, ano eh, parang nagdaramdam ang kalooban ko para sa mga magulang. Nakita ko umiiyak na yung mga anak nila na recruit ng NPA. Merong mga magulang na gano'n. Tapos makikita mo pa yung, kami ba ikaw mga anak, meron ba kami ikang tungkulin para magbayad sa magulang? Biro mong salita yun, salita ng walang utang na loob na anak yun. Gago yun. Naturuan ng UP. Ano tinuro nyo sa bata? Na maging walang utang na loob sa magulang, ganun ang narinig ko eh. Hindi ba natatandaan mo yan, kapatid na Josel? Opo, Bradeli, ganyan nga pong sinisigaw nila. Wala pong lali utang na loob. Kaming utang na loob para bayaran kami niyo kami kasi hindi naman namin kasalanan na naging tao kami. Eh, sino may kasalanan? Ang nanay mo, tatay mo? Ah, oo nga, parang may kung video naniniwala kang may Diyos na lumilikha sa tao, hindi mo nga dapat anuhin yung magulang mo ng ganun eh. Hindi ka dapat magsalita eh. Unang-una dapat magpasalamat ka sa Diyos, nagkaroon ka ng chance na mag-exist. Binigyan ka ng chance na mag-exist at meron ka rin chance na makarating sa eternal happiness in eternal life. Tapos ngayon sasabihin mo, ako ba ikaw, meron ba ikaw akong utang sa magulang ko dahil pinaaral niyo ako? Ba't dapat mong itanong yun? May utang ka. Alam mo tawag doon? Hindi utang na pera yon, utang na loob yon. Ek-ek. Pakinggan niyo itong gagang ito. Appreciated namin yung parang, ano, sabi ka naman. Kasi responsibility nila yung magpaaral ng ano ng anak kasi anak nila yun eh. Sila yung nagluwas. Hindi naman namin kasalanan na mabuhay ka na nabuhay kami. Hindi naman namin ginusto na mabuhay kami. Pero dahil ano, yun nga, 18 na ako, tapos may sapat na ako kaalaman na hindi, parang yung mga sinasabi nila sa akin na parang obligation ko, responsibility ko na sumunod sa kanila dahil nag-ano sila sa akin ng ano, na nag-invest sila sa akin, ay ibalik ko sa kanila. Parang sinasabi nila na investment lang ang pagiging, yung investment lang ang anak. So, ayaw ko pang maging... Sana pagkukuha yung mga katwira na yan, kundi galing sa mga ek-ek na mga komunista yung walang Diyos sa buhay. Kasi kung may Diyos ka sa buhay, kahit hindi sabihin ng magulang mo na mahalin mo sila, mamahalin mo sila. Bakit? May utang ka sa kanila, pinalaki ka eh. Hindi naman pinapautang sa'yo na 10,000 utang mo sa amin, ha? Hindi, ang, kaya nga sa Tagalog, kung nag-iisip kayo, mga estudyante na UP, merong utang na loob. Ano ba pagkakaiba ng utang na loob kaysa sa utang sa bangko, Brad Josel? Yun pong utang sa bangko, nababayaran po yun, Brad Eli. Hindi mo kailangan panawin pagka napautang. Sa bangko, may numero yun. Wala naman sinabing numero magulang mo sa'yo eh. They are just expecting love from you and respect. Para sabihin mo, oh, wala naman akong utang ah. Hindi naman ako investment ah. Para sabihin mo na hindi ko naman tungkulin naman nila na paaralin ako. Ba't naman nagkaroon ng tungkulin na paaralin ka ng magulang mo? Ungrateful yun, ingrato. Bakit na nagkaroon ng tungkulin paaralin ka? Eh dahil sa pagmamahal sa'yo. Eh nag-aaral ka ngayon, di ka natuto ng pagmamahal.
May mga anak hindi nga napag-aral eh. Correct. Iniwan ang magulang sa kalye eh. Hindi napag-aral eh. Nalulung sa drugs eh. Eh ikaw, nakarating ka ng UP. Abay, mahal ka ng magulang mo. Tama, Brad Josel? Opo, Brad Eli. Tapos ngayon sasabihin mo, wala kang utang. Hindi ka pala marunong ng utang na loob. Hindi utang na numero ng pera. Hindi. Utang na loob. So, magandang talakayan yun patungkol nga sa pagpapasakop, yung ideya ng papasakop sa isang mas higher authority. So, nagustuhan ko yung discussion dito ni Brother Eli. Of course, although hindi ako totally sold out sa idea na ang pagkakaroon ng ibang mga polisiya na napoprotekta sa kapakanan ng mga university students o ang kapakanan ng free speech ay masasabing paglabag na sa pagpapasakop. So, isa lang yun sa mga paraan na kumbaga merong disagreement. Isa lang yun sa paraan ng pagpoprotekta ng kapakanan ng mga batang nag-aaral. Naintindihan ko din yun. Although, earlier, hindi rin ako sang-ayon na ginagawang breeding ground ito. So, there has to be some sort of compromise. Pero, there is a good reason why this was approved by the lawmakers in the first place. Pero, doon naman sa later part, nagustuhan ko yung later part ng discussion ni Brother Eli patungkol sa pagkakaroon ng utang na loob sa ating mga magulang. Isa din akong magulang. Bagamat hindi ako nag-expect na mababayaran sa material na bagay yung mga kabuti na ginagawa ko para sa aking anak, hindi rin masama na they would repay by being kind to me and respectful and honoring me by following the things that I teach my son. So talagang relatable yung sinabi ni Brother Eli sa akin. At hindi ako agree dun sa militant na sinasabi na investment daw ang mga anak at hindi daw nila kailangang sumunod sa mga magulang dahil at responsibilidad daw ng mga magulang na magpaaral ng kanilang mga anak. Yun ang sinasabi ng militante kanina eh. Final point, sinabi ni Brother Eli, life is a chance. When you're given the chance to exist, it's a chance for you to reach eternal happiness. So on that note, I'll be leaving you guys. Maraming salamat po sa panonood. Alam niyo naman po ako, hindi po ako kanib ng MCGI, hindi rin po ako aktivista, alright? At kung na-appreciate niyo yung insights ko, or hindi man, anong masasabi niyo sa naging diskusyon ni Brother Eli sa kanyang pagsagot sa tanong ni Rona? Comment down below. I'll see you guys next time. And marami po tayong mga videos dito. Please subscribe po kung nagustuhan niyo yung mga videos natin. May mga video dito at dito, maganda din po yan. So manood po kayo, supportahan niyo po kami sa Usap-Usap University. Peace, bye-bye!